This is bad, Alejandra! You must do something! Pinatay ko na kasi yung apoy eh. Sinisindihan niya pa ulit. Titingnan ko ngayon kung hindi siya talaga mapapasok sa gagawin ko. Baliw, baliw, baliw! Baliw, 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 baliw. Ma! Hindi kayo tiniruan ng leksyon, mga magulang niyo! Ako magtuturo sa inyo! Ano? Malaman natin kung sino baliw dito! Kung kailangan kong patunayan sa mga taong mahikitad ang utak dyan na nagsasabi akong totoo at saka hindi ako baliw, gagawin ko. Mamaya, laban ka ng laban, tapos bandang huli, ikaw na naman yung masasaktan. Hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin ulit. If you're saying nagsisunungin talaga si Joyce, kailangan gawin yan. Tapos siya kailangan siraan. Well, she started it, Lawrence. She's projecting herself to the media na siya yung victim, eh hindi naman totoo. Totoo lang. I don't think Joyce is lying. We filed an oral defamation case against her kasi nga na-dismiss na yung kaso. Pero nagsasalita pa rin siya hanggang ngayon. Hindi niyan talaga kami titigilan. Sobrang apektado na ang pamilya ko dahil sa pangyayaring ito. Kung pwede i-evaluate niyo ako ulit para malaman ng lahat ng tao na nagsasabi ako ng totoo na hindi na ako baliw. But you're still under medication, Joyce. For me, hindi ka palubusang magaling. Ayop ka! Nakakatingin ka po diretso sa mata ko! Joyce! Ayop ka! Ayop ka! Joyce! Ayop ka! Joyce! We have to wait for her to wake up to know the full extent of her injuries. Nag-aalala lang ako dahil may nakita akong bruising sa spine niya. Anak, bakit daw? Ay, hindi ka sabihin nun. May pusinig. Pabalado si Nay. Nagawa ba akong mali? O baka naman pera hanap mo? Magkano ba kailangan mo sabihin mo sa akin? Kung pera ang kailangan ko, di sana pinakasalan na lang kita. Pero hindi yun ang hawol ko sa'yo. Dahil hindi ko lang kayang sipurahin na dalhin ang pangalan ng lalaking sumira ng buhay ko. Sana maniwala ka sa akin na nagsasabi ko ng totoo. And probably, Hannah, you could edit some of the stuff to make her look more, you know. If you're saying nagsisunungin talaga si Joyce, kailangan gawin yan. Tapos siya kailangan siraan. Are you scared? Are you scared nagsasabi siya ng totoo? Ma'am Joyce, Ma'am Joyce! Ano pong ginagawa niyo rito? May kukunin lang ako sa opisina. Pero pinagbabawal na po kayo pumasok doon. Kuya, pakiusap. Sandali lang. May kukunin lang ako, ha? Salamat. Hello? Sige, sige. Papunta na ako dyan. Ano tayo? Alam na nila kung nasaan si Joyce. Pupunta ako. Teka tayo, sasama ako. Ma'am? Hindi tayo sasama ako. Leslie, ikaw mo na bahala kayo na eh. Sige po, Doc. Sino yan?
Joyce. Joyce. Joyce, bakit ka umiiyak? Ay. Ipapakulong nila ako, Joyce. Ipapakulong nila ako na akong kinamasama. Kailangan magtago dahil sa mga nangyari. I'm not here to judge you. Gusto lang kitang pakinggan. Joyce, sabihin mo sa akin lahat, baka makatulong ako. Tutulungan mo pa kaya ako? Pag nalaman mong nanti ko nang saktan ng daddy mo. Umunti ko na siyang saktan. Gustong-gusto ko siyang saktan. Para sa ganung paraan, makabawi mo lang ako sa lahat ng kahayupang ginawa niya sa akin. Pero bigla na lang nakialam yung mama ni Kristine eh. Nahulog siya sa hagdanan, pero hindi ko siya tinulak kasi sigurado na hindi ko siya sinaktan. Pero alam ko ipapakulong nila ako, babaligtan rin nila ako. Sir, talaga hindi namin alam kung nasan si Joyce. Kanina, kausap ko siya sa telepono, pero pinatayan niya ako ng telepono. Ngayon, hindi ko alam. Hindi namin alam. Ma'am, pwede buwaman namin mayaram yung telepono ninyo para matrace po namin kung saan huling sinagot yung tawag sa inyo. Kailangan po natin mahanap kung nasan si Joyce. Habang tumatagal na imedal, lalong bumibigat ang kasalanan niya. Kailangan na po niya sumuko. Bakit niya kailangan sumuko? Walang kasalanan si Joyce. Siya ang biktima dito. Kaya hindi niya kailangan sumuko dahil wala siyang kasalanan. Sa tingin ko, walang basihan para litisin ang kasong ito. Question naman para sa akin ang detalyeng laman ng statement mo. Talagang pariyaw yan. Wala akong utang na loob na mabahing yan. After everything we've done for her, gaganituhin na pa kami. Sisiraan niya pa yung pamilya namin. Kung pwede i-evaluate niyo ako ulit para malaman ng lahat ng tao na nagsasabi ako ng totoo na hindi na ako baliw. But you're still under medication, Joyce. For me, hindi ka palubusang magaling. Binabaliktad mo ako? Ano binabaliktad? Nagmumukha na akong baliw! Hindi ako alayang ganang mo! Kaya mo na ang batas na magparusa sa baliw niya. Pabayaan mo na ako, Lorenz. Ito, pinabayaan ako ng Diyos. Pinabayaan ako ng hustisya. Iwan mo na lang ako. Diyos. Umalis ka na lang. Ayoko madamay ka pa sa bulo ko. Joyce, mas okay na ako madamay sa bulo mo. Kaysa sa papayaan kita. Kahit anong nangyari sa atin, mahal pa rin kita. Kung
muna ka ng tubig, ha? Mamaya, pag-usapan natin lahat dyan. Para makaharap tayo na ang pwede natin gawin. Ito ka lang. Sir, magandang gabi po. Si Sir Lawrence lumabas po. Si Joyce. Hindi ko po napansin na lumabas, sir. Punta yung stas. Let's go! Lawrence? Beth! Tulihin na babaeng yan. Dali! Sandali lang! Wala akong kasalanan! Huwag niyo nga ako hawakan! Tahan ka ni Lawrence. Tiilan mo lang paggamit sa kapatid ko. Sa presinto ng baksak mo, Joyce! Itawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Miss Rodriguez, kung talagang wala kang kasalanan, makipag-cooperate ka ng maayos. Itawan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Nakapal ang mukha niyo! Itawan niyo ako! Itawan niyo ako! Sa iyo lang tayo ng oras. Hindi madadala sa pakiusap ang babaeng yan. Huliin na yan! Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa nanay ko. Minahon ko na. This is what she wants. She wants to provoke you para ikaw magmukhang masama. Officer, kunin siya. Kunin ako ba masama ngayon? Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawa masama! Rodriguez! Miss Rodriguez! Huwag naman laban para wala nang masaktan! Wala kayo sa akin! Bakit hindi kayo niliwala sa akin? Go, 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 go. Wala akong ginagawa masama! Miss Rodriguez, paulit-ulit mong sinasabi na inosente ka. Eh kung talagang malinis ang konsensya mo, ba't ka tumakbo? Ba't ka nagtago? Natakot po ako. Naisip ko kapag ka nanatili ako doon, ididiin lang nila ako. Nagawa na akong baliktad rin ni Ronaldo. Naisip ko, gagawin lang niya ulit yan. Huwag sabihin mo, lumayas ka dahil guilty ka. Alam mong ginawa mo. Mr. Castillo, pakiusap lang mo muna yung anak mo. Kristine, kung hinayaan lang naman ako ng nanay mo, nagandihan niya ang tatay mo, edi sana okay ng lahat. Hindi ko nakasalanan kung bakit siya nasaktan dahil sa pakikay alam niya. Kasalanan pa ng nanay ko? Kapag may nangyari sa nanay ko, mapapatay kita! Ayaw ka! Papatay kita! Sir Castillo, pakiusap. Enough, Kristine. Okay? Miss Dio, bahala ng mga pulis sa kriminal na yan. Kriminal? Kriminal ang tawag mo sa akin? O sige. Eh, anong tawag niya sa'yo? Santo ng kasamaan? Diyos ng kasinungalingan? Naiinsulto naman yata ang langit sa linis mo, Ronaldo. Sisiguraduhin ko na hindi niyo ako mababagsak. Hindi kayo magtatagumpay. Mayup ka talaga eh. Let's go. Sinungaling ka! Sige. Guard! Napansin niyo ba mali si Joyce? Sir Lawrence, ano po kasi? Ano? Sabi mo sa akin totoo, huwag mo ko lolokohin. Dumating po kasi kanina si Sir Ronaldo. May kasamang mga pulis. Dinala rin nila si Ma'am Joyce. Ba't di mo sabi sa akin kanina? Dok. Sa mga
mamamahalin ka muna ng sarili mo. Ang ganyan. Baka mag-alala ang nanay mo ba? Nakakita kang umiiyak na ganyan. Ano yun? Bakit may mga ganong klase mga tao tayo? Sila na nga may kasalanan. Parang, alam mo, sinong inosente. Paano nasisik mo na magpanggap sa mga pamilya nila? Hello? Tay, si Leslie, kising na daw si nanay, pero may problema. Lourdes, gagawin namin ang lahat. Gusto ko tumayo! Nay. Kristine! Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Wala silang pakialam dito sa kondisyon ko. Pero ikaw ang magpapagaling sa akin, anak. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang lumakad at umuwi sa atin. Gamutin mo ko, anak. Gamutin mo ko. Ikaw lang ang magpapagaling sa atin. Ibalik mo sa dati, ah. Ibalik mo sa dati ang mga pako. Nay, ang mga doktor na lang po ang makakagawa ng paraan. Sundin na lang natin sila. Hirap nga kaming ma-determine yung extent ng injury sa spinal cord ng nanay mo. But I'm afraid na damaged na rin pati ang lumbar nerves niya. And the sad scenario, eh baka na-loss niya na yung function ng hips and legs niya. Hindi ko kailangan mo sabihin. Ako na ba talaga ang lagay ko, anak? Hindi na ba ako makakanakan? Nay, huwag ka magsalita ng ganyan. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Alam ko, hindi tayo pamamayaan ng Diyos. Gusto ko na umuwi! Gusto ko na umuwi! Gusto ko na umuwi! Hindi ko makilos ang paa ko, anak! Umuwi na tayo! Gusto ko na umuwi! Parang dawa! Pagigipit niyo sa amin eh! Bakit niyo ikukulong yung anak ko? Nung kami nagre-reklamo dito, wala kayong ginawa, tapos ngayon ikukulong niyo? Bakit niyo mag-ganon? Dahil ba mahirap lang kami? Grabe naman kayo eh! Mrs! Yung hindi kayo nakakaintindi! Mrs! Ano? Pag huwag kayo mag-iskandalo dito, hindi naman namin kinukulong yung anak mo ah. Kine-question lang namin kasi merong reklamo laban sa kanya. Ano kine-question? Eh, nandun na sa loob, di ba? Anong tawag doon? Di ba kulong? Ma! Anong ginawa nila sa'yo, ha? Anong ginawa nila sa'yo? Joyce, ano? Sinaktanggap ba nila? Pinilit ka ba nila umalis sa mga bibig na ko sa'yo? At yung mga siraulo sila. Paggaganti kita, ate. Huwag na, Jason. Nakita mo naman yung pamilya ni Ronaldo. Dahil mayaman sila at madami silang koneksyon, nabaluktot na naman nilang katotohanan. Ako na naman may kasalanan ngayon. Joyce, kinig ka sa akin. Huwag na huwag ka susuko. Di ba nangako tayo sa isa-isa, lalaban ka? Gagawa ko ng paraan. Kukuha ko ng abogado, sisiguraduhin ko magaling siya. Anong ginagawa mo dito, ha? Anong ginagawa mo dito? Magsama-sama kayo ng tatay mong kriminal! At yung kapatid mong bintangera! Joyce, alam ko na late ako nandating. Pero nandito na ako para tulungan ka. I promise, everything's gonna be alright. Kung babalikan natin ang panahon, mga alaalang ating pilit kinalimutan, iwasan man natin ang pait ng kahapon.
sa akin ang kuraso. Kausapin mo ako. Hindi parang nanay mo. Kundi parang ordinaryong pasyente lang. Tapatin mo ako, anak. Kung hindi ka lang kasama ang kondisyon niya, nai. Maladaan pa sa therapy ang kondisyon niyo. Masama na ang lagay niyo, nai. Maaaring mabaldado kayo. Lunes. I'm sorry. Ako ang dapat nakarantay dyan. Hindi ikaw. Kung may paraan lang para malipat sa akin ang pinagdadaanan mong mga sakit, tatanggapin ko lahat dyan. I'm sorry. Dapat ako sorry tayo. Dahil lahat ng to kagagawa ni Joyce. Kaya sana hindi na siya kawalan ng pulis. Dahil dapat mabulok na siya sa kulungan. Siya ang dapat magtusa. Tatalo si na Joyce tsaka si Ronaldo. Tapos nung sumugot ho bigla si Joyce sa kanya, umawat naman po si Nay Lourdes. Kaya lang, nadulas siya, nalaglag sa hagdan. Sa madaling salita, walang kasalanan si Joyce. Aksidente ang lahat. Eh, bukod sa'yo, meron pa bang iba nakakita sa nangyari? Oo, maraming tao nun. May mga pasyente naglalakad. Nakita na yung buong pangyayari. Sa paano? Nakuha niyo na yung statement nila. Kailangan nyo na i-release ang kliyente ko. Ano? Salamat. Joyce, si Mark na magre-represent sa'yo. Do not speak to anyone unless present siya. Pag kinonfront ko ulit ni Kristine, tawagan mo ako. Ako na makakalaban niya. Maraming salamat, ha. Mas panatag yung loob ko kasi nandito ako ngayon. Salamat talaga. Sa mga kasalanan ko. Kaya ni Kristine, ang nadadama eh. No. Turning. Shifting your right. Yeah, Mr. Castillo, I just wanted to let you know na nai-release na mga pulis si Joyce. Whatever happened? Well, it seems that she has retained a lawyer. Tinulungan siya ng anak mo si Lawrence. Huh? Tayo ang problema. So, ako na lang explain sa'yo. I have to go. Bilib ako sa'yo, pare. After yung kanyang takbuhan sa altar, gusto mo pa rin siyang tulungan. Ito ba bagong strategy mo ngayon?
killing her softly. Mark, I'm not trying to get even with Joyce. Pati nga ako, hindi ko maintindihan eh. There's just something about her na gusto ko siyang alagaan. Well, mukhang seryoso ka talaga sa pagtulong sa kanya. But, do you seriously believe na nagsasabi siya ng totoo sa'yo? Gusto ko siyang saktan. Para sa ganung paraan, makabawi mo lang ako sa lahat ng kahayupang ginawa niya sa akin. Pero bigla na lang nakialam yung mama ni Kristine eh. Nahulog siya sa hagdanan, pero hindi ko siya kinulak kasi garado na hindi ko siya sinaktan. Iba si Joyce, Mark. If you listen to her, pag kinakwento niya yung story niya, you feel her pain. She's just like a little girl na kailangan mong protektahan. Kaya naniniwala ako sa kanya, hindi niya magagawa yun. Hindi niya kaya magsunulin, mas lalo na hindi niya kaya manakat ng tao. Well, talagang posigido ka natulungan siya. Just brace yourself. Dahil parents mo makakalaban mo dito. Lawrence! Lawrence! How dare you go against dito, me? Dito, tama na. Wala kang utak na loob! What's going on? Rigor! What's going on here? Can somebody tell me what the hell is going on? Alam nyo, maling-mali talaga na dinusgahan ko agad yung si Lawrence. Aba, ay napakabait naman pala eh. Alam mo, Joyce, kung dikit ka ng dikit dyan kay Lawrence, baka lalo nga pag-initan ng mga Castillo. So, buti siguro kung layo mo muna yung taong yun para hindi lumala ang sitwasyon. Kakayanin naman natin yan kahit wala siya, di ba? Bakit, Tay? Ugado ko. Nag-desisyon daw ang biskal. Pinasura niya yung kaso natin laban kay Joyce. Anong klaseng operasyon ang ginawa sa'yo ni Kristine at naging ganyang kakapal ang mukha mo? Ma'am, huwag niyong babasusan ng babaeng minamahal ko. Kung magugulo lang kayo dito, umalis na kayo, please. Huwag mo akong sisihin sa mga nangyayari sa inyo. Sisihin mo yung tatay mo dahil kinakalma kayo sa mga kawalang hiyaan niya. At hindi ako magsisorry sa nangyari sa nanay mo dahil alam nating dalawa na hindi ko ginusto yun. Bawiin mo! Ay, sinabi mo!